Hi, Elise. How are you feeling? Hi, I'm good. Gabi na, napadalo ka. I brought dinner. Padala ni Ma'am para makakaya ka ng mabuti. Nag-abala pa kayo. Pakisabi kay Ma'am, thank you. I heard about Hope's condition. I hope you're taking good care of yourself. I mean, with Marisa and Gabriel handling the business, everything else should be easier for you. Excuse me? What do you mean easier? I have to monitor my child 24/7, especially now na under trial and error ang medication niya. Yes, I understand. But I'm sure the doctors are taking good care of Hope. Kailangan mo ba talaga magpaka-stress? You're not a doctor anyway. Excuse me, but where is this coming from? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, ate? All I'm saying is mabigat na nga ang sitwasyon. Kaya huwag mong hahayaang mas lalong bumigat dahil nasa-stress ka. Pati asawa mo nasa-stress. I mean, Elise, come on. Don't get me wrong. Nanay din ako. Nag-aalala ako pag nagkakasakit yung mga anak ko. Pero hindi ko hinahayaang maging dahilan yun para kami ng asawa ko magka-problema. Excuse me. You do know that we almost lost Hope several times just this past week. So don't tell me na pareho tayo ng pinagdadaanan because you do not understand what I am going through. I am not invalidating your struggles, Elise. Wala kang karapatan magalit. May karapatan ako. At ikaw, hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. I'm just concerned. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with you? Hey. What's going on? I better go. I'm sorry if my concern was misinterpreted. Mabuti pa yung Marisa eh. Nagagawa pa niyang pagsabayan ng motherhood at career. Not to mention, tinutulungan pa niya si Elise. But more than that, mas nagagawa pa niyang suportahan si Gabriel kaysa dun sa asawa. And just today, Daddy, just today, she actually offered to help us with our business permits. Wait, Marisa, the best friend of Elise? Yes! Kaya nga, the nerve of that Elise singhalan niya ako when I was just only concerned about her. So yung mga bagay na hindi mo masabi sa akin, kailangan mo pa talagang ipadaan sa pamilya mo, ganun. What are you talking about? Bakit kailangan pang malaman ng pamilya mo yung mga nangyayari sa atin dito sa ospital? Wala akong sinabi sa kanya. Like, I don't even have time to see my own family. Okay. So kung wala kang kinikwento, saan naman mauhugot ng ate mo yung mga pinagsasasabi niya sa akin? May kakilala ba tayo sa City Hall? Wala. Ha? Wala? Eh, ba't nag-volunteer kang ayusin ng permit? Dahil gusto kong i-impress ang future hipag ko. Kaya ngayon, gawa mo ng paraan yan, ha? Ako? Bakit ako? Dahil yun ang trabaho mo. Ano ba talaga ang trabaho ko rito? Ang gawin na ipinag-uutos ko. Sabi ko nga. Sige. Iha, I know you're concerned, but everyone knows you don't get along with Elise. So baka dapat huwag ka na lang magsalita. She is so condescending. Come on. It seems to me that you forgot that I'm on your side here. Lahat ng pinagdadaanan mo kay Hope, naiintindihan kita. But hon, you can share all your burdens with me. Dahil ako ang asawa mo at anak ko si Hope. So please don't accuse me na may sinasabi ko sa likod mo.